Sa tinagal-tagal ng panahon, ang Mount Mayon o Bulkang Mayon ang naging panapat ng Pilipinas sa Mount Fuji ng Japan. Gaya nito, nagpapalabas din ito ng isang malawak na kagandahan na umaakit sa napakaraming mga turista mula sa buong mundo. Kilala ito sa kanyang perfect cone na hugis. Ang 8,077 feet na aktibong bulkan na ito ang pangunahing palatandaan ng lalawigan ng Albay at isa sa mga pangunahing lugar ng turista ng ating bansa. Ang Bulkang Mayon o Mount Mayon ay bahagi ng Pacific Ring of Fire at regular na sinusubaybayan ng Vivox. Ngunit lampas sa mga karaniwang katotohanan at figura tungkol sa Bulkang Mayon, ang mga nakalulungkot na kwento ng kasaysayan nito. Narito ang lima sa mga pinakanakakaakit na katotohanan na dapat mong malaman tungkol sa perfect cone ng ating bansa. Una sa ating listahan, ang pinaka-worst na pagsabog ng Bulkang Mayon na nakapag-ulat o nakapagtala ng 1,200 katao ang namatay. Inilarawan ng mga dalubhasa bilang pinaka-worst eruption ng Bulkang Mayon na naitala ang trahedya noong February 1, 1814 na umabot sa kabuuang bilang na 1,200 na buhay ang nawala. Ang pagsabog ay sumakop at sumira sa karamihan sa mga nayon ng Albay at Camarines. Ayon sa mga ulat, ang mga mainit na bato, buhangin at abo ay dumaloy mula sa bunganga at pumatay sa libu-libong mga tao na naninirahan kasama na ang mga naipit sa loob ng sikat na simbahan na Kagsawa. Ikalawa sa ating listahan, ang Bulkang Mayon ang pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Mayon ay nananatili sa mata ng publiko sa mga nagdaang taon para sa isang kadahilanan. Ito ang pinaka-aktibong bulkan sa bansa maliban sa Taal. Sa katunayan, ipinapakita ng mga tala na ang Bulkang Mayon ay sumabog ng halos 50 beses sa nakaraang 400 taon. Ang unang pagsabog na naitala ay naganap noong February taong 1616 at isinulat ng isang explorer na Dutch na si Joris van Spilbergen. Para naman sa ikatlong listahan, ang pinakamahabang pagsabog ng Bulkang Mayon ay tumagal ng 7 araw. Noong June 23, 1897, pinasindak ng Mayong Volcano ang buong bayan sa 7 araw na mahabang pagsabog. Literal na umuulan ng apoy sa mga kalapit na nayon kabilang na ang Bakakay, Libon at San Roque. Ang sakuna ay pumatay sa daan-daang mga tao na maaaring natrap na umaagos na lava at tinamaan ng mga maiinit na bato at singaw. Para naman sa ikaapat na listahan, ang alamat na ang mga lugar na malapit sa Kagsawa ay dating tahanan ng mga ahas. Matapos makaligtas sa nakamamatay na pagsabog noong 1814 at iba't ibang lindol, ang Kagsawa Velbri ay tumatayo bilang isang masamang paalala ng Mount Mayon bilang mapanirang kaligasan. Itinayo noong 1724 ng mga Prailing Franciscan. Ang Baroque Church na ito ay isa sa mga tanyag na lugar para sa mga turista. Ang pangalang Kagsawa ay nagmula sa salitang kag na nangangahulugang may-ari at sawa na nauukol sa isang python, isang uri ng ahas. Sinabi sa alamat na ang simbahan ay isang taguan ng mga ahas bago ito matapunan dahil sa pagsabog ng bulkan. At para naman sa ikalima at huling listahan, ang Mayon Volcano ay sinamahan ng isang masaklap na kwento ng pag-ibig. Ang pangalang Mayon ay nagmula sa salitang magayon na literal na nangangahulugang maganda. Inihayag ng lokal na alamat na si Magayon ay talagang isang sinaunang prinsesa na pinilit na pakasalan ang kanyang masamang maniligaw na si Pagtuga. Dinukot ni Pagtuga ang ama ni Magayon at bilang kapalit ng kalayaan ng kanyang ama ay dapat niya itong pakasalan. Sa araw ng kasal, sinubukan ng tunay na pag-ibig ni Magayon, si Panganoron, na iligtas ang prinsesa sa tulong ng maraming kalalakihan. Nakalulungkot na matapos ang kwento ng pag-ibig dahil tinamaan si Magayon ng isang pana habang si Panganoron ay nasaksak hanggang sa mamatay. Tulad ng kwento, isang punso ang lumago mula sa libingan ni Magayon at kalaunan ay lumawak at lumaki at tinawag na Bulkang Mayon. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman patungkol sa kagandahan ng kasaysayan ng Bulkang Mayon. At bilang pagtatapos sa videong ito, nais naming pasalamatan ang mga taong walang humpay na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat!
Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!